bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo munang kalimutang mag-like at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga panibago kong videos na na-upload. Word to the ponder. Ito ay makikita sa Hebrews chapter 13 verse 16. Don't forget to do good and to share what you have. Because God is blessed with these kinds of sacrifices. So, huwag tayong magatubiling magbigay sa iba kung mayroong nangangailangan at mayroon tayo. May iba't ibang uri ng salapi o pera sa ating bansa. Ito ay mahalaga sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ito ang ating ginagamit upang pamalit sa nais nating ang layunin sa araling ito ay makakabasa ka at maisusulat ang pera sa simbolo at salita. Mga perang papel at barya ng ating bansa. Piso. Yan. Piso. Ito ay barya. Yan, paano sinulat? Piso o isang piso? Yan, ang simbolo. Tingnan natin ang simbolo. Limang piso. Ayan, limang piso ang itsura. Barya pa rin yan. Limang pisong barya. Itong nasa taas ay yung bago. Ito naman ang lumang baryang lima. 10 piso. Yan. Sunod ay paano sinusulat. Ganyan. Pwede yung sa taas, pwede sa baba. 20 piso. May barya na tayo ngayon na 20. 20 piso. Yan, 20 piso. Sa iba, 20 ang tawag. Yan. Yan, ang papel naman. Ginigamit pa rin natin yan ngayon. Yan, 20 piso. Paano sinusulat? Yan. 50 piso. 50 pesos. Ayan. Sanda ang piso or 100 pesos. Yan. Sunod. 200 o 200 piso. Yan. Paano sinusulat? Ganyan. 500 piso. Yan, ang 500 piso. Si Aquino ang nandyan. Kulay dilaw ang hitsura niya. Sunod, yan, paano sinusulat? 1,000 piso o 1,000 pesos. Yan, 3 tao ito. Tapos may pearl, perlas, kabibi, perlas. Yan siya. O, next. Ganyan ang kanyang hitsura, kulay blue. Sunod, ganyan. Paano sinulat? Ganyan. O, subukan natin kung nakilala mo ang ating pera ng ating bansa. Ano ang mga hitsura nito? Ayan, subukan mong isulat ang pangalan at simbolo ng bawat pera sa iyong kwaderno. Okay, number 1. Ayan, kulay blue. Paano yan sinusulat? Tingnan natin ang iyong sagot. Okay, ang tamang sagot ay
1,000 piso. Ganyan ang pagkasulat. Kung ganyan ang pagkasulat mo, tama ka. So, ayan, 1,000 pesos. Pwede rin walang dalawang zero pagkatapos ng tuldo. Okay, number 2. Number 2. Ayan, ilan yan? Si Rizal. Yan ay piso. Yan, number 3. Number 3, yan. Ilan yan? Paano sinusulat? Sulat nga muna. Ang ating sagot ay ganyan. 100 pesos. 100 piso. Sandaang. Sandaang piso. Walang iha. Sandaang. Number 4 ay yan, may sagot na. 20 pesos. Number 5. Ayan. Kulay green. Yan ay 200 piso. Okay, tandaan. Tandaan natin. Ang simbolong P tapos may equal sa gitna ng letrang P ay simbolong ginagamit sa piso. Ito naman ang simbolong ginagamit naman sa sentimo. Ayan, C tapos may guhit pababa na straight line lang. Ang pera ay mahalaga, kaya kailangan gastusin lang natin ito kapag kailangan o kinakailangan. Hindi yung gusto lang natin. So, matuto tayong magtipid, matuto tayong gamitin ang pera sa tamang gastusin. Yan, salamat sa panonood. Sana may natutunan po kayo sa ating aralin. Magandang hapon, magandang araw, magandang umaga. God bless. Ingat po tayo.